Magandang araw sa ating lahat, lalo-lalo na sa ating ginaw na si Merry Christmilismo. Ako nga pala si Sierra May Magason ng BED 1 Block 2. At ngayon ay tatalakayin ko ang talambuhay ni Julian Balmaceda. Sino nga ba si Julian Balmaceda? Isang tanyag na manunulat sa panahon ng mga Hapon. Julian Cruz Balmaceda, tanyag na manunulat sa panahon ng mga Hapon. Siya si Julian Cruz Balmaceda. Si Julian Cruz Balmaceda ay bantog na makata, mandudula, nobilista, dalubwika, eskolar at kritiko. Isa siya sa mga tagapagtatag ng organisasyong pampanitikan na Aklatang Bayan at ang naging ikalawang pangulo nito. Ang kanyang saliksik sa panulaang Tagalog na pinamagatang ang tatlong panahon ng tulang Tagalog noong 1938 ay itinuring na klasiko. Si Julian Cruz Balmaceda ay itinuturing na isa sa mga haligi ng panitikang Pilipino dahil sa malaking kontribusyon niya sa sariling panitikan. Siya ay isang makata, mandudula, kuwentista, mangangatha, nobilista at mananaliksik wika. Sino ba ito si Julian Cruz Balmaceda? Isinilang siya noong 28 Enero 1885 sa Udo, Bataan. Kinaanak siya kina Regino Cruz Balmaceda at Simeona Francesco ng Vacor, Cavite. Nag-aral siya sa isang pribadong paaralan ni Procopio Lazaro at sa Eskwela de la Trinidad ni Hipolito Magsali. Nakapagtapos siya ng sekundarya sa Cavite at kumuha ng mga kurso sa Colegio de San Juan de Letran at Eskwela de Derecho. Nagkaroon siya ng iba't ibang posisyon sa gobyerno. Municipal clerk sa Bacoor noong 1920. Municipal teacher sa Bacoor noong 1950. Principal teacher sa Caridad Cavite noong 1950. Clerk sa Insular Treasurer's Office noong 1960. Hanggang 1990. Agent and Field Manager ng Bureau of Commerce noong 1936 hanggang 1938. At Assistant at Acting Director ng Institute of National Language mula 1938 hanggang 1947. Isang movie artist si Julian Balmaceda. Isinulat niya ang una niyang dula, ang buhay ni Cordente o ang sugat ng puso noong 1899 po. Ang ilan pang dula na naisulat niya ay Sapote noong 1906 po. Lunas at Lakas, 1980. Tikbalang, 1980. Ang Budhi ng Manggagawa noong 1913. Na ginawang sigaw ng katotohanan noong 1917. Sa Bunganga ng Pating noong 1921. Ang Tala sa Kabundukan noong 1921. Musikang Tagpi-Tagpi 1921 pa rin. Sa Pinto ng Langit noong 1921. Tulisang Pulpol, 1921 taon. Sang Kuwaltang Abaka, noong 1922, na ginawang Sino Ba Kayo, noong 1943. Ang Bagong Kusinero, noong 1927, ang Piso ni Anita, noong 1928, Kaaway na Lihim, 1930, Higantin ng Patay, 1943,
ang palabas ni Suwan, 1943, at General Gregorio del Pilar noong 1944. At iyon po ang aking inuulat na talambuhay ni Julian Cruz Balmaseda. Salamat sa pakikinig. Muli ako, si Rami Magason, inyong manuulat.